Magandang araw mga bata at sa mga masugi na taga-subaybay ng DepEd Hour Tele-turuan. Ako si Ginang Joyce Mae Macatangay, guro tatlo ng MS Garcia Elementary School, ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman patungkol sa asignaturang health sa ikalimang baita. Ang paksang ating tadalakayin sa araw na ito ay ang mga maling paniniwala tungkol sa pagdadalaga at pagbibinata o puberty stage. Bago tayo magsimula, ito muna ang ating layunin na ipaliliwanag ang mga maling paniniwala tungkol sa pagdadalaga at pagbibinata o puberty stage. Natutuhan mo sa nakaraang aralin na ang mga pagbabago sa iyong katawan ay normal at bahagi ng iyong paglaki. Simulan natin ang ating aralin sa pagsusuri ng mga larawan. Tingnan ninyo ang mga larawan. Ano ang naisipahayag nito? Tama! Ang larawan ay nagpapakita ng pagkakaroon ng unang regla. Marahil ang ilan sa inyo ay nakaranas na ng pagkakaroon ng unang regla. Ano ang naramdaman mo? Natuwa ka ba sapagkat senyales ito ng iyong pagdadalaga? Natakot ka ba? Nag-alala ka ba? Ang pagreregla ay nangyayari sa lahat ng babae sa kultura at tradisyong Pilipino. Napakaraming paniniwala ang madalas marinig mula sa matatanda na dapat sundin sa panahon ng pagreregla. Ang tradisyon ay mga paniniwalang nagpasalin-salin mula sa magulang papunta sa anak na madalas ay walang siyentipiko at medikal na paliwanag kung kaya't itinuturing na maling paniniwala. Narito ang ilang mga maling paniniwala patungkol sa pagreregla na bibigyan ng siyentipikong paliwanag ng ating kaibigan, Doktora Romina Griselda O. Malyari de Liosa, isang OB-GYNE o Obstetrics Gynecologist. Ano ba ang OB-GYNE o Obstetrics Gynecologist? Ang isang OB-GYNE ay doktor na dalubhasa patungkol sa mga sakit na may kinalaman sa kababaihan at panganganak. Narito ang mga maling paniniwala patungkol sa pagreregla. Una, bawal maligo ang isang babae sa panahon ng pagreregla. Panoorin natin ang siyentipikong paliwanag ni doktora patungkol dito. Walang pag-aaral ang nagsasabi na may koneksyon ang babaeng naliligo sa araw ng regla at ang pagpabaliw. Sa katunayan, mainam na naliligo tayo araw-araw, lalo na sa panahon ng regla, upang malinis ang ating katawan at maging maganda ang ating pakiramdam. Maganda na naliligo tayo araw-araw gamit ang maligamgam na tubig at sabon upang puspusin ang ating katawan para matanggal ang dumi at mikrobyo. Pangalawa, bawal magbuhat ng mabigat at mag-ehersisyo ang mga babae sa panahon ng pagreregla. Muli, panoorin natin ang paliwanag ni doktora patungkol dito. Walang scientificong pag-aaral ang nagsasabi na bawal mag-ehersisyo o gumawa ng mga aktibong gawain habang ang babae ay may regla. Sa katunayan, ang pag-ehersisyo at ang mga aktibong gawain ay nakakatulong para maglabas ang katawan natin ang tinatawag na endorphins na natural na painkiller ng ating katawan na makakatulong para guminhawa ang ating pakiramdam. Pangatlo, mabuting panghugas o pampahid sa mukha ang unang regla upang matanggal ang tigyawat. Ano po kaya ang paliwanag ni doktora patungkol dito? Panoorin natin. Walang scientificong pag-aaral ang pamamagitan na ang paghugas na unang regla sa mukha ay nakakatulong para sa iwasan ng pagkakaroon ng tigyawat. Sa katunayan, karamihan talaga ang pagkakaroon ng tigyawat sa edad ng pagdadalaga dahil sa panahon ito, aktibo ang hormones na tinatawag na estrogen na maaaring magbigay ng tigyawat. Sa panahon ito, aktibo ang sweat gland sa mukha na nagpo-cause o nag-iantan ng polis o kapartika ang mukha na maaaring talaga magbigay ng tigyawat.
gamitin ay sabon at tubig sa pagbukas ng mukha at hindi ang unang sesya. Panghuli, bawal kumain ng maaalat at maasim na pagkain sa panahon ng pagreregla. Maraming salamat po, Doktora Romina Griselda O. Malyari de Llosa, OB Gynae, sa pagpapaulak sa aming panayam. Ayan! Ngayon ay alam niyo na ang mga maling paniniwala patungkol sa pagreregla at ang mga siyentipikong paliwanag patungkol dito. Bago natin talakayin ang mga maling paniniwala patungkol sa pagbibinata, ay bigyang daan muna natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan.